万華鏡シャリンガン。Kamusta mga Lodi? Welcome po sa aking channel. Kamusta po kayo? So for today's video ay magbabahagi ako ng dalawang klaseng rim set package. Ayan. So marami po kasing nagtatanong magkano ang gastos at magkano ang aabutin kung magpapa rim set sila, mostly mga Raider 150. Ayan. So dito sa likod ko meron akong inihahandang dalawang rim set package. So magkaibang specs, magkaibang presyo, magkaibang lugar yung mga nag-order. So ayan po sila sa likod. Ayan. So ayan po yung mga rim set natin. So itong nasa kaliwang bahagi ko is ang package niyan is 6,300. Ayan. So wala po siyang kasamang gulong. SDR rim siya, Mutaro hub. Mamaya makita niyo yung specs. Ang nag-order niyan is tiga Quezon City. So shoutout po kay Michael Goso Lumindong from Quezon City. Ayan. So ito naman nasa kanan ko is saradong 6,000 ko na i-deal. Kasama na po yung mga shipping dyan, guys. Ang nag-order naman yan is tiga Banged Abra. Ayan, napakalayo. So ang pangalan niya, shoutout po kay Jan Rizaldi Pataray Fernandez. So salamat po sa tiwala mga guys. Ayan. So si Sir Jan Rizaldi tsaka si Michael Goso is nakita lang nila yung mga uploads ko dito sa aking channel about sa mga rim set. So napanood nila. So kung kayo din nyo pa napapanood yung mga vlogs ko ng mga sample rim set ng Raider tsaka Mio, so mga budget mill rim set pa lang naman po yun. Ayan. So nag-inquire sila sa akin, then nag-order. Ayan. So salamat po sa YouTube. Ayan. So actually meron ng isang nag-order na nauna, tiga Gumaca Quezon naman. Ayan. So shoutout po kay Christian Miguel from Gumaca Quezon. So ito po yung order niya sa akin. So ayun guys, nakatatlo na akong biktima. Ayan. Yung YouTube ko eh nakatatlong biktima na ng ano. So tatlo na yung nag-order sa akin na rim set. Ayan. So ngayon papunta ako sa JNT Express. So doon kasi ako nagpapa ship ng mga padala. Ayan. So bago ko ipadala 'yan, ibabahagi ko muna per package yung mga specs nila. Syempre, para malaman nyo kung magkano yung aabutin kung halimbawa magpapa-rimset kayo or mag-o-order kayo sa akin. So itong mga rimset na ito is mga mid-range budget na rimset. So hindi naman ganun kadiin. So quality naman at mga Thailand made na materials. Ayan. So again, yung kanina 6.3. Ayan. SDR rim, walang gulong. Tapos yung isa 6K Bansboy rim pero may gulong, and then pareha sila ng hub, Mutaro hub. Ayan. So iisa-isay natin yan, and then babagi ko sa inyo yung mga specs. So okay, let's go. So eto na mga Lodi yung ating mga rim set packages. So start tayo dito sa 6.3 na package, including na yung kanyang shipping fee. Ayan, 6.3 po. Actually, nung isang araw, dinaan ko na to sa JNT Express at pinatimbang ko na para malaman yung shipping fee. Ayan, so, na-deal ko siya ng 6.3. Kasama na dun yung shipping fee na 630, kasama na insurance. So, ito po yung timbang niya. 6 kilos may get. So, 630 pesos ang shipping fee kasama ang kanyang insurance. So umpisa natin sa kanyang rims. So sa 6.3 ang rims niya po is super drag rim na silver broken size. Ayan, silver po yan with box. Ayan, SDR rims. Tapos sa rayos naman is Yaguso. Ayan, Yaguso chromium plated.
Ang size po sa harap is 185. Then sa likod is 157. So take note nyo po yan mga idol. So ang saktong sukat po sa likod is 157. So makikita nyo rin po yan doon sa iba kong mga rim set na vlog na buo. Ayan. So sa kanyang hub is Raider hub na Motaro Chrome. Ayan. Then ang disc nya, terno na disc, harap tsaka likod na lightened disc. Tapos kasama na po doon yung bracket for 220mm front disc. Ayan. So may bracket na po yan. And then may kasama na pong apat na bearings. Ayan. Tatlong 6301 tsaka isang 201. Ayan po yung mga size ng bearing na ginagamit mostly sa mga Raider. And then kasama na rin po yung bushing sa loob. Ayan. So front bushing lang po yung sinali ko. Ayan, para dito sa front hub. Kasi yung bushing para sa likod, sinasuggest ko is yung stock bushing yung ilagay para 100% fit. So napakahirap po kasi umanap ng kasukat nung stock bushing natin sa likod, no. So ang ginagawa ko, yun na lang ang pinapagamit ko. Or pwede rin naman to, guys. Pwede to sa likod. Ang mangyayari, mag-a-add kayo ng isang bearing. So baling dalawang 201 sa likod tsaka isang 301. Bale, limang bearing ang gagastusin natin. Ayan. And then may previs po tayo na 7 disc bolt. So dito sa 63 package, white gold yung napili niyang bolts. So 7 pieces po ito na disc bolts na spiral hang. Ayan. Then may pre rin po siyang pito rubber. Ayan. So makikita nyo po yan dun sa mga iba kong vlog na rim set na naka-assemble. So ayan guys, parehas na Raider 150 ang order na ito. So magkaiba po silang specs. So natapos na tayo dito sa 6.3 na package. So dito naman tayo sa 6,000 na package order. Ayan. So unahin natin, ang 6K niya is may gulong na kasama. So ayan po yung gulong, Maxxis. So halos kilala naman yan, Maxxis. Maraming gumagamit pang daily. Ayan. 70-80, 60-80 yung size. Including na po yung interior doon sa 6K. Then ang rim niya is Bansboy. Bansboy rim na walang labi. Ayan. So may vlog ako ng rim set nito na buo. Ganito yung rim. So check nyo na lang po dito sa aking channel. Raider 150 rin po yun. Then ang rayos niya is same lang dong isa, Yaguso. So may kasama siyang hub, Motaro hub, same lang din. Pero ang pagkakaiba nito, pinapalit niya ng yung front hub niya ng pang wave na hub. Ayan. And then ang request niyang disc ay disc na pang wave na bowl type. Ayan. So lalagay niya yan dyan. So medyo may pagka street bike yung datingan niya, guys. Wave parts. Tapos ang kasama sa 6K, meron siyang order na hub and mile para dito sa hub. Ayan, spacer yan sa labas. Then may pre rin siyang ganito. So ito yung napili niyang kulay ng pito tsaka goma. Tapos ang bolts, disc bolts naman niya ay gold. So yung kanina is white gold. So ito naman is gold. Ayan. So meron na rin po itong bushing at bearings na kasama sa package na 6K, including na po yung shipping. So di po ako sigurado sa shipping pin ito. Bahala na si Batman. Ayan. So kung napapansin nyo, ipapadala ko to ng hindi naka-assemble. Ayan. So gusto po kasi nila naka-assemble. So napakahirap po kasing ipa-ship na nakabuo yung rim set. So magiging doble yung volume niya, no. Imagine nyo lang pag nakabuo. So magiging mas mahal yung shipping fee. So ang sabi ko sa kanila, pagdating sa kanila ng mga package na to is sa kanila na nila pabuo. Ayan. So 300 pesos lang naman ang pagpapa-assemble ng rim set. Ayan. So sa bearing tsaka bushing, same lang naman sila. Isang bushing sa harap tsaka apat na bearings. Ayan. So halos parehas na lang specs. Medyo nagkaiba lang sa rims tsaka sa hub.
Sa ito kasi is wave hub front, tas wave disc front, tapos stock disc niya sa likod ang gagamitin niya. Hindi kagaya nito is pares na light and externo with bracket. Ayan. So ito with bracket din na kasama to, guys, na pang Raider 150 carb na bracket. Ayan. So ire-ready ko na to, guys. Ipapack ko. So iko-compress ko sila para mas maging magaan sa shipping. Ayan mga lodi, tapos ko nang i-pack tong ating mga rim set packages. So ito yung kanina, yung 6-3. So wala naman siyang kasamang gulong. So napagkasya ko lahat ng mga parts na iba sa loob. And so kinompress ko lang. Ayan. So ito naman yung 6K packages na may gulong. So dito kinakabahan. 6K ko dinail kasama ng shipping fee. Ayan. So medyo mabigat siya. Umabot yata na 10 kilo. So sana hindi ako malugi dito. Ayan. So ito, Quezon City, ang shipping fee niya is 635. 635 kasi NCR siya. Pero kung outside NCR na Luzon, nasa 500 plus lang siya. So mas mahal po yung rate kapag sa loob ng NCR ipapadala. Ayan. So ito Abra. So parehas naman silang Luzon. Mamaya tatanong ko sa JNT magkano yung rate nila sa Visayas tsaka sa Mindanao. Ayan. So para may idea kayo, guys, kapag halimbawa o-order kayo sa akin o kaya sa iba, kung anong, para may preference lang kayo, guys. So lalarga ko na to, ibabalot ko ng garbage bag na itim. Ayan. So salamat po sa JNT sa pag-sponsor ng tape. So para medyo confidential, kulay black na balot. So balot ko muna, then larga na tayo ng JNT Express. So ayan mga lodi, tapos na nating i-pack itong ating mga rim set. So punta na tayo ng JNT Express at ipapadala na natin. Tapos papakita ko sa inyo yung actual na resibo kung magkano ba yung shipping fee nila tsaka yung magiging bigat nila. So ito naman, so alam ko na yung bigat niya, nasa 6 kilos may get at 600 plus yung kanyang shipping fee. So ito, di ko pa alam kung ilan ang timbang niya at kung ilan yung magkano yung aabuti ng kanyang shipping fee. So bago yan, shoutout muna tayo kina Aldin Sige watching from Saipan. Ayan. Kay Kens Duran from Taytay Rizal. Kay Dominic Gumoro, solid subscriber. Salamat po. Shoutout din po kay Basher AH from Zamboanga City. Ayan. So shoutout din po kay Junel Robles from Iloilo at kay Kaino ko from Rizal. Ayan. So salamat po sa pagsuporta mga lodi. Ayan. So ayan mga lodi, ang hatol sa atin ng JNT. So yung kanina, yung 6-3 na package na expect ko na 6 kilos at nagre-range lang na 630, ay umabot ng 675 ang shipping fee na binayad ko. Ayan. So NCR po ito or Luzon. So sa mga gustong mag-order na tiga Visayas, ito po ang shipping fee niya, 695. At sa Mindanao naman ay 680. Ayan. At ito naman yung isa, yung 6,000 na package ko. Ang hatol sa kanya ay 10 kilos at umabot siya ng 945 pesos na shipping fee, including na yung kanyang insurance. Ayan. Kung sa mga tigang Visayas, ang babayaran yung shipping fee ay 1,000. At sa Mindanao naman ay 1,120. Yan po yung shipping fee rates. Ayan. So sana po nakakuha kayong mga konting detalye about sa gastos, no, sa rimset kung magpapa-shipping kayo, kung order kayo sa mga seller na malalayo.
Ayan po yung possible na shipping fee. So ako po, ang location ko is Tarlac City. Malapit sa Pampanga, Central Luzon. Dito lang po sa Luzon. Ayan, so salamat po sa mga nagtiwala kay Sir John Rizaldi at saka kay Sir John Miguel. Ayan, so parehas na John. So ayan mga Lodi, no, kung may mga katanungan pa po kayo or mga suggestions dyan, i-comment down below nyo lang sa ating comment section. Libre pong magtanong. Ayan, so kung may mga orders po kayo, message nyo lang po ako dito sa aking Facebook, Moto Lodi. Ayan, so dito na po natatapos ang ating vlog. Ayan, so tapos na ako magpa-ship sa JNT. Diretso naman ako sa aking meetup. Ayan, Vans Boy, i-meetup ko lang dito sa malapit. Ayan, salamat po sa panonood mga guys. Abangan nyo pa po yung mga next vlog ko. Don't forget to subscribe mga idol. And click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa aking mga next videos. Ingat!